ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo! Bombo! This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon na Lunes, Marso 18, taong 2024. Sa ating mga headlines, 47 degrees Celsius na heat index na itala sa Vera Catanduanes. Higit 430 million pesos na halagang ng tulong na sapayan sa mga apektado ng El Niño phenomenon, ipinagkaloob ng pamahalaan ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy, maaari na raw ma-issue anumang oras ayon sa Senado, partikular na kay Senator Contiveros. Ang pagkamatay naman ng dating Bureau of Corrections Deputy Officer Ricardo Zulueta ay wala raw foul play ayon niyan sa Philippine National Police. Department of Education nagbabala sa publiko laban doon sa mga kumakalat na fake scholarship grants sa iba't ibang paraan. Paano kalang i-revoke naman ang prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated, posibleng maaprubahan na sa third and final reading. At sa ating balita sa iba, yung dagat, North Korea, nagpasabog ng ballistic missile sa gitna ng pagbisita ni Blinken o ni Secretary Blinken sa Seoul, South Korea. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iniulat ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Department of Science and Technology na naitala ngayon sa lugar ng Vera Catanduanes ang pinakamataas na heat index sa buong bansa sa nakalipas na mga linggo. Ito ay matapos ngang pumalo sa 47 degrees Celsius at 44 degrees Celsius naman ang heat index doon sa naturang lugar. Ibig sabihin, yung heat index, ito mga kabombo, yung naramdaman ng katawan ng tao. Habang yung na-detect naman sa pamamagitan ng makina ay mas mababa ng bahagya. Pero ayon nga sa nasabing ahensya, posibleng magpatuloy pa hanggang sa mga susunod na linggo ang naturang init ng panahon. Kaya naman inaabisuhan ang mga residente ng iba yung paghahanda. Ang nasabing heat index ay pasok doon sa danger category at maaaring makaranas sa mga tao ng heat cramps, heat exhaustion at iba pang kondisyon dulot pa rin ng init ng panahon. Kung sakali man na matagalan ang pagiging exposed sa mga ganitong sitwasyon ay kinakailangan ng mga iba yung pag-iingat at mga hakbang na ipinapayo ng mga eksperto. Samantala, inaasahan din ngayong araw mga kabombo ang mainit na temperaturang mararanasan sa iba pang parte ng ating bansa. Abot naman ito hanggang 46 degrees Celsius hanggang sa araw ng Martes, kaya't ibayo pa ang payo ng mga eksperto na uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang mga heat stroke at mga kahalintulad na sakit sa panahon ng napakatinding init. Samantala, patuloy pa rin ang pagbibigay ng pamahalaan sa nararapat na tulong at mga suporta para sa mga nasalanta o mga apektado ng El Niño phenomenon dito sa ating bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 432 million pesos ang halaga na naipagkaloob na ng pamahalaan sa mga apektadong Pilipino bunsod yan ng nasabing matinding init ng panahon. Kabilang sa mga pinamamahagi ay ang tulong pinansyal, hygiene kits at iba pang mga kinakailangan ng mga residente ng rehiyon ng Occidental at Oriental Mindoro. Gayun din sa Marinduque, doon sa Romblon at maging sa Palawan o doon sa Mimoropa Region. Samantala, abot naman sa 30,000 ng mga mag-asaka at mga isda sa nasabing lugar ang lubhang naapektuhan rin ng estado ng kanilang pamumuhay dulot pa rin yan ng El Niño phenomenon. Sa ngayon, ang Western Visayas pa rin ang may pinakamatinding naapektuhan dahil sa pumalo na sa 1.3 billion halaga ang pinsala na nasira na pananim at mga produksyon sa sektor at agrikultura, dala pa rin yan ng nasabing El Niño phenomenon sa ating bansa.
Samantala, sa mga karagdagan nating balita, wala umanong foul play na nakita. Ito ang naging pahayag at iniulat ng Philippine National Police Public Information Office Chief na si Police Colonel Jean Pajardo. Yan ay hinggil sa biglang pagpanaw itong si dating Bureau of Corrections Deputy Officer Ricardo Sulweta. Ito nga ang binigyang diin ng Police Colonel na si Fajardo. Yan ay sa gitna ng mga pagdududa ng ilan sa naging pagkamatay nitong si Sulweta na akusado na kapareho nitong si dating Bureau of Corrections Director Gerald Bantag para sa kasong pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Sa ginanap na pulong balitaan ngayong araw ay binanggit mismo ni Police Colonel Fajardo ang nakasaad doon sa cause of death sa kanyang death certificate ni Sulweta na cerebrovascular disease in intracranial hemorrhage ang nai-record. At sinabi nga ng Philippine National Police na naiintindihan nila ang ilang alinlangan ng ilan hinggil naman sa umano'y katotohanan sa likod ng pagkamatay nitong si Sulweta. Ngunit nakadepende pa rin anya sa pagdedesisyon ng kanyang pamilya. Anya ay nirerespeto ng pambansang pulisya ang kahilingan ng pamilya ni Sulweta, ngunit kasabay nito ay pinanghahawakan din ng mga tauhan ng pambansang pulisya ang pangako nilang makikipagtulungan sa mga otoridad hinggil naman sa nasabing kaso. Kaalinsabay nito mga kabombo ay tiniyak naman ng Philippine National Police na sa kabila ng pagkasawi ni Sulweta ay magtutuloy-tuloy pa rin ang paggulong ng investigasyon kaugnay sa kasong kanilang kinakaharap ni dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kaugnay doon sa pagpaslang kay Percy Lapid at maging kay June Villamor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Jean Pajardo, ang pinuno ng Philippine National Police Public Information Office. Tuloy-tuloy pa rin po naman yung kaso, mga ma-understand. May mga inisyo na pong warrants of arrest. Unfortunately nga, una-una, nakikiramay tayo sa kanyang pamilya. At we will leave it to the prosecutor on how to proceed with the case. May mga ebidensya naman po nga sinabi. At hindi lang naman po siya ang kinasuhan dito. Can recall po mismo si dating Director General General Bantag po ang kasama niya dito as point for accused. So magtutuloy-tuloy po yan. At hayaan po natin kumulong yung hearing dyan sa kaso po na yan. At on the part of the PNP, lahat po ng assistance na po pwede po natin maipubay ay ipupubay po natin. At dito naman po sa nangyari na kung pagkamatay na ako ni Ginoong Sulweta, nire-respeto po natin yung kahilingan po ng pamilya na hayaan muna silang magluksa sa ngayon. But they are more than willing to give information kung sila po ay tatanungin kung ano po yung nangyari for the past few months na kung nasaan nga ba nagpunta itong si Mr. Sulweta prior to his death. So nangako naman po silang makikipagtulungan, but hayaan muna po natin silang magluksa for now. Bahagi yan ang mga pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, ang pinuno ng Philippine National Police Public Information Office. Matatandaan mga kabombo, dakong alas 10 ng gabi, Marso 16, ng taong kasalukuyan ay isinugod niya sa pagamutan si Sulweta. Matapos na makaranas ng hirap umano sa paghinga, ngunit pagsapit ng alas 11 ng gabi ay idiniklara na itong wala ng buhay ng kanyang mga doktor. Patuloy pang tumataas sa pinsalang idinudulot ng El Niño phenomenon sa sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Ito naman ang iniulat ng Department of Agriculture matapos umakyat pa sa 1.75 billion pesos ang halaga ng pinsalang tinamo ng sektor nang dahil pa rin yan sa matinding init ng panahon na nararanasan ngayon. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, nasa 8 rehiyon na ang kasalukuyang dumadanas ngayon ng dry spell. Kabilang na riyan ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Umimaropa at naging Western Visayas, gayon na rin ang Zamboanga Peninsula at ang Sokcerjan Region. Sa datos, lumalabas na nasa kabuuang 32,231 hectares ng mga sakahan at 29,437 ng mga magasaka ang apektado nga ng naranasang dry spell sa ating bansa. Habang sa ngayon ay nasa 48,332 na metrikong tonelada
ng bigas habang 18,166 metric tons ng mais at mayigit 7,000 na metriko tonelada ng high-value crops ang naitala namang production loss ng kagawaran nang dahil pa rin yan sa epekto ng El Niño phenomenon sa Pilipinas. Nagbabala ang Department of Education sa publiko hinggil ito sa mga kumakalat na mga post sa internet kaugnay pa rin sa mga peking scholarship grants para sa mga estudyante. Ito ay matapos na makarating sa kabatiran ng kagawaran ang ilegal na paggamit ng logo ng Department of Education at larawan ni Vice President Education Secretary Sara Duterte para naman makapanloko ng kapwa. Ang natura mga Peking Post ay nag-aalok umano ng Peking Scholarship Grants doon sa mga mag-aaral ng elementarya at nagkakahalaga ng 5,000 piso habang nasa mahigit naman dito ang inaalok para naman sa high school na mga estudyante. At 10,000 pesos naman para doon sa college level at vocational students kapalit ng ID cards ng mga estudyante. Dahil nga dito, patuloy ang ginagawang paalala ngayon ng Department of Education doon sa mga magulang at guardians ng mga mag-aaral na huwag basta-basta ibibigay ang school information at identification ng kanilang mga anak upang maiwasan na mabiktima at makompromiso ang kanilang mga seguridad. Kaugnay nito ay hinimok naman ng kagawaran ang publiko na agad na ipagbigay alam sa kanila na anumang uri ng misleading post o mga misinformation na may kaugnayan sa kanilang ahensya upang kanila itong maaksyonan. Matatandaan na kamakailan lamang ay una na rin naglabas ng misinformation alert ang Department of Education kaugnay doon sa mga Peking Post na nag-aalok ng Peking pabaon na cash allowances sa mga grade 1 hanggang grade 6 students na nagkakahalaga ng hanggang 5,000 piso. Sa dagdag pa mga pag-uulat, nakipagpulong naman si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. sa 200 opisyal ng lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya ng gobyerno para naman talakayin ng solusyon sa lumalalang trapiko sa Metro Manila. Ang ilang serya ng konsultasyon kaugnay sa trapiko at transportasyon ay ilinsunod pa rin niya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tugunan ang isyu sa trapiko sa rehiyon. Sa pinakabagong konsultasyon na isinagawa noong Marso 12 sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, tinalakay ang traffic management and road safety sa buong National Capital Region. Kabilang din sa mga tinalakay na issue ay ang planned regulation ng e-trikes, barangay road clearing operation at street pay parking ordinances ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Ayon naman kay Secretary Avalos, ang resulta ng isinagawang konsultasyon ay ipipresenta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Town Hall Meeting kaugnay pa rin yan sa traffic management sa susunod na Lunes, Marso 25 ng taong kasalukuyan. Sa iba pa nating balita, sinimula na ng Tariff Commission ang public hearing para sa mandatory na pag-review ng Executive Order 12 na nagbibigay ng mas mababang taripa para sa electric vehicle at kanilang components maliban na lamang sa mga electric motorcycles. At una na ngang pinayagan ng komisyon sa pagdinig noong Marso 13 ang interested parties na magpresenta ng kanilang ebidensya bilang suporta na rin sa kanilang posisyon kabilang na ang posibleng pagpapalawig pa ng product coverage. Ang interested parties ay binibigyan ng pagkakataong makapagsumiti ng kanilang position papers hanggang ngayong araw ng Marso 18. Nauna na nga umapila ang National Economic and Development Authority o NEDA sa publiko na makilahok sa mga public hearings na idinaraos kaugnay ng Tariff Commission at magbahagi ng kanilang insights sa posibleng pagsama ng electric motorcycle sa listahan ng mga e-vehicle na may mababang taripa. Ang Executive Order No. 12 ay pinagtibay para naman sa pagbuo ng Electric Vehicle Industry Development Act para
para makalikha ng isang industriya para sa mga ganitong uri ng sasakyan sa bansa at makatulong na mabawasan ang carbon emissions bilang pagtalima yan sa commitment ng Pilipinas sa Paris Agreement. Sa kasalukuyan, ang e-motorcycle o kaya naman two-wheeled e-vehicle na may maximum speed na mahigit 25 kilometers per hour ay subject pa rin sa 30% tariff rate na ipinapatupad ng ating bansa. Dinadagdag po natin ang ating mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil ang arrest order raw laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy maaari nang ma-issue anumang oras ng Senado. Bayan po ang pahayag ni Senator Lisa Hontiveros. May pag-uulat dyan si Bombo J. Sigalves. Maaari na mag-issue anumang oras ang Senado ng arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ang posibleng paglalabas ng arrest order ay dahil sa hindi naging katanggap-tanggap para kay Senate Committee on Women Chairperson Risa Hontiveros ang paliwanag ni Kibuloy sa ipinadala nilang show cause order. Ayon kay Hontiveros, sa kasalukuyan ay pinaririsib na sa abogado ni Kibuloy ang ruling ng komite. Anya, sa oras na matanggap ng abogado ng pastor, ay hihilingin na ni Hontiveros kay Senate President Juan Miguel Zubiri na mag-issue ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. I think the given period ay nag-lapse na, yung non-extendable period of 48 hours para sumagot si Kibuloy dun sa show cause order. So at least nagawa na niya iyon. So any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Kibuloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Samantala, inamin din ni Hontiveros na naharap siya sa isang hamon o challenge dahil kay Kibuloy, ngunit ipinapakita ng Senado na hindi siya mas mataas sa batas. Hindi rin anya siya nababahala kung may mga kakamping senador si Kibuloy dahil karapatan naman daw ng kanyang mga kasamahan na magkaroon ng sariling posisyon. He's really challenging, pero at least hakbang-hakbang na ipapakita ng Senado na hindi talaga siya above the law. Meron namang rules ang Senado na aming lahat na sinusunod. Kaya't kung merong anumang manifestation na gagawin, kung may kakailanganing bilang sa alinmang bahagi ng Senado, yun po ang gumagabay sa aming paghakbang o hindi paghakbang sa mga susunod na yugto ng proseso tulad ng investigasyon. And so far, pinakita po ng Senado sa aming mga sarili, isa't isa, at higit sa lahat sa publiko, na kayang-kayang isulong ng Senado sa pag-exercise ng kanyang mandato, sa pag-exercise ng kanyang konstitusyonal na kapangyarihan, yung kanyang mga tungkulin. Partikular at lalong-lalo na sa ganitong usapin ng hustisya para sa mga babae at mga menor de edad. Patuloy na naninindigan si Hontiveros na dapat humarap si Kibuloy sa ikinakasang pagdinig ng Senado laban sa kanya at dapat nitong igalang ang Senado bilang institusyon. Gayunpaman, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pinag-aaralan na nila ang tugon ni Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Sigalves, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 17 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Bukod sa mga pulis ay magpapakalat na rin ang Philippine National Police ng mga police service dogs doon sa mga transportation terminals ngayong nalalapit ang panahon ng Semana Santa at panahon ng summer vacation. Sa gitna ito ng inaasahang pagbuhos na naman ng mga biyahero sa mga susunod na linggo, nasasamantalahin din ang paggunita ng Holy Week at summer vacation para makauwi sa kani-kanilang mga probinsya para magbakasyon. Ayon nga kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, maliban sa mahigit 34,000 na mga tauhan ng pambansang pulisya, magpapakalat din ang pambansang pulisya ng kabuuang 427 na mga police service dogs para naman tumulong sa pagbabantay at pag-inspeksyon doon sa mga bagahe ng mga biyahero magtutungo sa mga transportation terminals. Ito ay bilang paghahanda na rin at pagtitiyak na may anumang uri ng
posibleng banta ng musbong sa kasagsagan ng Semana Santa, lalo na sa panahong sunod-sunod ang ulat ng mga natatanggap na bomb threat mula nitong nakalipas na buwan ng Pebrero. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Police Colonel Jean Pajardo, ang pinuno ng Philippine National Police Public Information Office. Yung ating security deployment po will really be depending on the prevailing security situation. As of now po, magaya ng nasabi ko po, wala namang anumang seryosong banta. But since may mga recently nga po, particularly last month po, may mga na-receive po tayong bomb threat. Kaya po yung ating mga more than 427 na police service dogs ay i-deploy na rin po natin yan doon sa ating mga terminal. Baka makatulong po, bagamat may kanya-kanya po mga canine dogs yung mga terminal na yan, yung mga provincial bases po ay i-deploy na rin po natin nationwide yung ating mga police service dogs. So make sure na makakatuwang po tayo sa pag-inspect at pagbabantay doon sa mga daladalang bagahe po ng ating mga magbabyahe. Bahagi ng mga pahayag ni Police Colonel Jean Pajardo, ang pinuno ng Philippine National Police Public Information Office. Ngayon man ay nilinaw ni Colonel Pajardo na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin namumonitor na anumang seryosong banta ang pambansang pulisya na may kaugnayan sa papalapit na Semana Santa at summer vacation. Aniya sa ngayon ay sinasapinal na ng pambansang pulisya ang kanilang ipapatupad na security and deployment plan para naman sa naturang okasyon, habang ngayong Linggo ay inaasahan na magsasagawa ng interagency meetings ang kapulisan kasama ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan para talakayin ang paghahanda para naman sa naturang mga aktibidad. Matatandaan na una nang sinabi ni Colonel Fajardo na sa kasalukuyan ay nakatas na ang kanilang idiniklara na heightened alert status sa buong hanay ng pambansang pulisya, habang binigyan din ng authority at discretion ng pambansang pulisya ang lahat ng mga regional directors na magdesisyon kung kinakailangang mas itaas pa sa full alert level ang kanilang mga nasasakupang lugar, depende yan sa kanilang natatanggap na threat assessment o yung sitwasyon mismo sa ground. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Nagpasabog ng short-range ballistic missile ang North Korea sa Eastern Waters nito. Ito nga ay sa gitna ng pagbisita ni United States Secretary of State Antony Blinken sa South Korea, kung saan pinangunahan nito ang pagbubukas ng Democracy Summit sa naturang bansa. Kinumpirma rin ng Japan Coast Guard ang mga pagpapagpasabog ng North Korea. Matatandaan na kinundinan ng North Korea ang isinagawang Freedom Shield Joint Military Drills na Estados Unidos at South Korea nitong buwan lamang, kung saan tinawag nila itong rehearsals for an invasion. Ang naturang military drills ay dinaluhan ng 27,000 ng mga sundalo ng Estados Unidos at sila po ay nagpunta doon sa South Korea. Ang ikatlong summit naman for the democracy sa South Korea ay nakasentro naman sa temang Democracy for Future Generations at kung paano naapektuhan ng misinformation, artificial intelligence at deepfakes ang demokrasya. Ito ang kauna-unahang beses na ginanap ang summit sa labas ng Amerika. Samantala, sa dagdag pa mga pag-abalita mula sa ibayong dagat, nagpabot naman ang pagbati sa China Foreign Ministry spokesman Lin Jian sa pagkapanalo naman ni Russian President Vladimir Putin sa kanilang bansa bilang pangulo pa rin ng naturang bansa. Itinuto rin daw ng dalawang bansa ang kanilang relasyon bilang largest neighbors at naniniwala raw silang mas paigtingin pa ng pamumuno ni na President Xi Jinping at President Putin ang kanilang relasyon. Dagdag niya pa, sisiguraduhin daw ng dalawang leader na mas palalalimin pa nila ang comprehensive strategic coordination ng dalawang bansa.
Binigyan din naman ni John na ipinagdiriwang nilang ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng China at Russia. Ito na nga ay kalimang termino ni Putin bilang presidente ng Russia na magkatagal naman hanggang sa taong 2030. Sa dagdag pa nating balita, magkatuwang ang Food and Drug Administration at Bureau of Internal Revenue para naman sa paghimay na magiging implementing rules and regulation at mismo yung pagpapatupad ng pagbaba sa presyo ng mga gamot para naman sa mga senior citizens. Ito ay sa pamamagitan ng exemption sa value-added tax na maaring masimulan sa susunod na mga linggo. Ayon nga kay Food and Drug Administration Director General Samuel Sakate na kapaloob sa Republic Act 11534 o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises and yung exemption sa value-added tax ang ilang mga gamot. Kabilang nga sa mga ito para sa hypertension, yung gamot para sa cancer patients, mental illness at tuberculosis. Kabilang din yung mga gamot para sa kidney diseases, diabetes, high cholesterol. Gayun din yung laban sa COVID-19 at medical devices na kinakailangan para naman sa naturang mga prosesong dadaanan. Kaugnay niyan ay inatasan ng Food and Drug Administration na tukuyin ang mga listahan na sinusumiti at dapat ay aprobado yung mga gamot sa ilalim ng mga patuparing batas. At may mga ibang implementing agencies din kasi ang kaakibat kagaya ng Bureau of Internal Revenue. Inaasahang isa sa publiko ang ilan pang detalye ng mga pagtalakay nila sa lalong madaling panahon. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang House of Representatives sa magiging hakbang ng Senado para isulong ang pag-amienda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ito nga ang reaksyon ni Deputy Speaker at Case and Representative J.J. Suarez hingi sa mabagal na hakbang ng Senado. Sinabi ni Suarez na magandang pagkakataon raw paparating na Semana Santa upang makapagnilay-nilay ang mga senador ukol sa kahalagahan ng pag-amienda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Dagdag pa ni Suarez na maaari raw samantalahin ang Holy Week break upang manalangin at humingi ng gabay para mapagpasyahan na ang pagpasa sa resolution of both houses number 6 at 7 at kasabay nga ito ng kanyang pagpunto na sa huli ay ang taong bayan naman raw ang magdedesisyon sa pamamagitan niya ng plebisito habang malinaw na nakikita sa business community ang pagkasabik na planong alisin na ang restrictions ng economic provisions sa isaligang batas. Isa umano sa posibleng paraan ng pagdiretso ng Commission on Elections, ngunit mas makakabuting makipagtulungan ng Senado upang maiwasan naman ang anumang legal obstacles na kakarapin ng charter amendments sa Korte Suprema. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang dagdag na pahayag ni Representative J.J. Suarez. So, maganda na ay maximize natin yung Holy Week break na we can do some self-reflection, we can pray for enlightenment, we can hope for discernment so that we can meet. Kasi talagang importante na po ito para sa ating bansa. At nakikita nyo naman yung excitement ng business community pagdating sa restrictions na pinag-uusapan na tatanggalin po natin sa ating konstitusyon. So, ito pong pagkakataon na makakapagpahinga, sa palagay ko, maganda rin pagkakataon na makapag-usap din yung Senado at ang Kongreso para malaman na talaga yung susunod na hakbang patungkol sa lifting ng restrictions sa ating Constitution. Atin pong napakinggan ang bahagi ng payag ni Representative J.J. Suarez. Sa mga karagdagan nating balita, nianig ng 4.5 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Eastern Visayas nitong Lunes ng hapon. Anya sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naramdaman ito kaninang alauna 11 ng hapon. Natukoy ang epicenter sa layong 40 kilometers sa timog silangan Puyan ng San Policarpo dyan sa Eastern Samar. May lalim itong 22 kilometro at tectonic ang pinagbulan. Nangangahulugang resulta ito ng paggalaw ng tectonic plates o malalaking bato
ito sa ilalim ng lupa. Wala namang napaulat na malaking pinsala at wala ring inaasahan ng mga aftershocks. Gayunman, dapat umanong maging alerto sa mga kahilintulad na paginig dahil naman ang ilan ay may kalakasan posibleng magdulot ng pinsala sa ating kapaligiran. Samantalang naniniwala naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang paglagda sa 170.6 billion pesos na public-private partnership concession agreement ay lalo pang magpapangat sa antas ng Ninoy Aquino International Airport na maging isang world-class standard na paliparan. Sinabi ni Speaker Romualdez na malaking pakinabang sa ekonomiya ng bansa kapag mapapabuti pa ang pasilidad sa loob ng naturang paliparan. Magpapalakas din ito aniya sa turismo at maging sa ekonomiya at magpapaigting pa sa connectivity sa global markets. Sinamahan ni Speaker Romualdez si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin upang tunghayan ang paglagda ng PPP agreement nina SMC President at CEO Ramon Ang, gayon din nina Transportation Secretary Jaime Bautista at Manila International Airport Authority General Manager Eric Jose Ines. Pinuri naman ni Romualdez ang magandang collaborative efforts ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at private sector stakeholders sa pagkasulong yan ng mga mahalagang proyekto. Binigyan din ni Speaker na ang rehabilitation raw at operation na nasa Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ng naturang programa ay nagpapakita na hindi natitinag ang commitment ng Pangulong Marcos sa pagkataguyod ng napapanatiling paglago sa transportation infrastructure. Ibinahagi din ito ang kahalagahan ng naturang proyekto para yan sa mapaganda pa ang paliparan lalo na ngayon na tumataas ang demand sa domestic at international travelers. Siniguro naman ni Speaker Romualdez na ang suporta ng Kamara para yan tiyakin na magiging matagumpay ang pagkapatupad ng mga transformative ng mga proyekto para yan sa paglago ng ating bansa. Sa karagdagan pa natin balita, posibleng matalakay na ngayong Linggo at maprobahan sa plenaryo ng House of Representatives sa third and final reading ang panukalang tuluyang i-revoke ang prangkisa ng Sunshine Media Network International. Ayon nga sa mayakda ng panukalang batas na si One Rider Party List Congressman Rog Gutierrez, posibleng ngayong Linggo ay matalakay na ito. Subalit hindi niya masabi kung anong araw at yan ay kumpiyansa naman itong si Gutierrez na agad itong maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa. Noong nakaraang Linggo nga mga kabombo ay inaprubahan sa plenaryo sa ikalawang pagbasang nasabing panukala. Sa panig naman ni Deputy Speaker JJ Suarez, kanyang sinabi na kontento sa naging takbo ng pagdinig ng lupon na humahawak dito, particular na ang Committee on Legislative Franchises sa pangunguna ni Congressman Gas Tambunting ng Paranaque. Sinabi ni Suarez na ang pagdinig para sa prangkisa ng naturang network ay may tuturing na matagal na umabot ng 4 buwan. Ito ay dahil sa kabaitan pa umano na ipinakita ng lupon. At sinabi ni Suarez na hindi napatunayan ng naturang kumpanya na sila ay lumabag sa probisyon ng prangkisa sa kabilang dako ay inihayag naman ni Congressman Gutierrez na nakabinbin pa rin sa kasalukuyan yung tungkol sa pagpapadetine dito kay Pastor Apollo Quiboloy matapos naman na makiusap si Attorney Ferdinand Topacio doon sa mismong lupo na humahawak na i-defer muna ang naturang hakbang. Gayunman ay nakahanda ang detention facility doon sa Kamara de Representantes para kay Quiboloy sakaling ito man ay ipag-utos na. Pahayag nga ni One Rider Party List Congressman Rog Gutierrez, ating pakinggan. We are hopeful that it would be this weekend based on assessment of the room. I think it would easily pass po no, on the floor. On the question po on the detention of Pastor Quiboloy, of course, if we would recall during the committee hearing that he was cited in contempt and there was already an order for his arrest, of course, pending the plea of the
his attorney, Attorney Topacio, which, by the way, for everyone's reference, baka di po nila maalala, Attorney Topacio made a pleading that since he was meeting with his client the day after the committee, he asked that the detention order be deferred. So as far as the committee is concerned, the detention order was indeed deferred. But unfortunately, of course, I have to double check, pero sa pagkakaalam po ng representation na ito, bagi yan ang mga pahayag ni One Rider Party List Congressman Rog Gutierrez kaugnay pa rin ng pagpaparesto dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa dagdag pa mga pag-uulat, nagbabala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa mga kumpanyang gumagamit umano ng kanilang pangalan, logo at iyo pang mga pagkakilanlan para sa pansariling interes. Partikular na tinukoy ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang SK Pools Mining Corporation at mga kinatawan nito. Sinasabi umano ng naturang kumpanya sa kanilang mga katransaksyon na ang mga produkto, servisyo at assets ay lisensyado, authorized, guaranteed, verified, certified at kumpirmado pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngunit naluwas naman ito sa katotohanan. Giit ng Bangko Sentral, wala silang kaugnayan sa anumang deal na pinapasok ng naturang mining firm at payo pa ng naturang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko, mag-double check palagi. At sa tunay na portal ng kanilang opisina o direktang makipag-ugnay naman sa kanilang opisina para hindi maging biktima ng ganitong uri ng mga panloloko. Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation, 26 na minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi. Nakumpleto na ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang relief efforts. Yan ay para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan sa parte ng Mindanao at baha, dulot naman ng masamang lagay ng panahon sa bahagi ng Visayas Region. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez, nasa kabuang 870 million pesos ang halaga ng naipamahagi para sa mga biktima ng nasabing kalamidad. Ang field offices nito sa Eastern Visayas at maging dyan sa Soccsaryen Region at maging yung Carrigal Region ay nakapagbigay ng family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 284 million pesos at non-food items na nasa mahigit 6 million pesos naman ang halaga. Ang field offices ng Department of Social Welfare Development dyan sa Visayas at Mindanao ay nakapaghatid na rin ng tulong pinansyal na 578 million pesos para sa mahigit 150,000 ng mga pamilyang sinalanta ng nasabing mga kalamidad sa pamamagitan yan ng Emergency Cash Transfer and Assistance to Individuals in Crisis Situation Programs. Matatandaan na sinimulan ang relief response efforts ng Department of Social Welfare and Development sa disaster-affected areas sa bahagi ng Visayas at Mindanao noong huling quarter pa ng 2023. Lubos naman ang umaasa si Senator Grace Poe sa San Miguel Corporation kasama ang mga leader sa airport industry mula sa Korea na maghatid ng world-class na paliparan sa ating bansa. Ito nga'y matapos na malagdaan sa Malacanang ang Public Partnership Agreement ng para yan sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay po, isang hakbang tungo sa tamang direksyon ang nilagdaang agreement para yan sa rehabilitasyon ng naturang paliparan. Hudyat anya ito sa international community na pinalalakas pa o pinapuhusay pa ang infrastructure development para maraming mahimok na investment sa ating bansa. Mga gwanitang kamakailan lang ay may nagreklamong pasahero sa Ninoy Aquino International Airport dahil puwet sa surot at may mga nakunan ding mga litrato na may mga daga doon sa paliparan. Kuha naman tayo ng mga karagdagang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Ilang retired overseas Filipino workers, kabilang yung ilan na dati na hong nawalan ng trabaho sa iba't ibang rason, ay nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development at ilan pang mga opisyal ng ating pamahalaan. May pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Taus-puso ang pasasalamat ng ilang pamilya ng overseas Filipino workers sa iniabot na ayuda ng Department of Social Welfare and Development, Assistance to Individual in Crisis Situation.
Sa inisyatiba ng opisina ni Senator Lito Lapid, nasa 604 beneficiaries ang nakatanggap ng ₱3,000. Sa kabuuan, nasa 2,000,000 mula sa programang Assistance to Individual in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development ang naipamahagi kanina. Ayon kay Senator Lapid, patuloy nilang susuportahan at tutulungan ang mga naturang Pinoy workers. Ito ay bilang pasasalamat umano sa mga OFW sa malaking ambag sa ekonomiya ng remittances ng mga ito. Binigyang diin ng senador sa kanyang kalumpati na buhay na bayani ang mga overseas Filipino workers na nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan mga po, napagkaisahan namin na mabigyan kayo ng tulong kahit konti lang. Siguro naman makakatulong po sa inyo ito. At hindi kami titigil naman isa natutulong sa mga OFW. Dahil kayo po ang buhay na bayani. Marapakan po natin ang mga OFW. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Rospina Pido na dating assistant teacher sa British School sa UAE, anya malaking tulong na umano ang kanilang natanggap. Kasabay nito, tiniyak naman niya na gagamitin niya sa tama at ibibili ng gamot ang natanggap na pera. Ang itulong na ito ay napakalaking bagay para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Huwag nating isugal. Gagamitin natin ito sa tama. Bao ng mga anak, pagkain, pwede. Ang laking tulong po yan, ang 3,000 pesos para sa mga tao na walang pera. Malaking bagay po talaga. Ay, ibibili ko po ito na aking maintenance dahil monthly ay meron tayong mga maintenance na 1,000 pesos tapos bili ng pagkain, ganun po. Ayon naman kay Ernita Santos, NCR Political Head, ang mga benepisyaryo ay nagmula sa nasa 17 lungsod sa National Capital Region. Ang beneficiaries iba-iba. Merong 20, 25, 35. Depende po kasi sa membership namin. Basta sila ay member namin. OFW party list, member sila. Yung mga leaders namin, ina-identify sila. Kung matatandaan, nauna nang iniulat na nagsulong si Senator Lito Lapid ng isang resolusyon para imbestigahan ng Senado ang questionableng pagkawala at pag-abandona ng mga balikbayan box ng ilang local at foreign cargo forwarding companies. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Muling nagtalaga ng panibagong officer in charge ang National Food Authority, ang National Food Authority Council, ayon yan sa Department of Agriculture. Ito nga'y matapos na mapabilang sa mga sinuspinding opisyal na naturang ahensya ang una lang OIC officer in charge na itinalaga na si former Assistant Administrator for Finance and Administration, Piolito Santos. Bilang kapalit, itinalaga naman si Department of Agriculture Director sa Region 4 si Larry Lacson bilang bagong officer in charge ng ahensya kasunod yan ang pag-aproba sa National Food Authority Council. Sa pangunguna yan ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel. Ayon sa kalihim, layunin ito na diyaking magpapatuloy at hindi maantala ang operasyon ng ahensya sa kabila ng mga kontrobersiya na bumabalot sa naturang kagawaran. Aniya, ang National Food Authority kasi ay nagisilbing integral part na pagsusumikap ng pamahalaan na siguraduhin ang food security ng ating bansa. Si Lacson ay miyembro ng Philippine Food Expo Incorporated at bago pa man ang kanyang appointment ay nagsilbi rin siya bilang co-chairman ng Agriculture at Fisheries Committee ng Philippine Chamber and Commerce and Industry. Bukod dito ay dati na rin siya ang nagsilbing director ng Bureau of Plant and Industry. Samantala, gagamit ng bagong face recognition application sa ilalim ng itinatag na Unified Intelligence and Investigation Center ang Quezon City Police District bilang bahagi ito ng kanilang aktibong pagsugpo sa krimen doon sa naturang lungsod. Dito ay posible umanong matukoy kung ang nahuling suspect ay may dati ng criminal record o kaya naman ay may mga pending na warrant of arrest sa loob lamang ng ilang segundo.
tila madali rin itong gamitin dahil mayroon lamang tatlong hakbang upang maisagawa ang naturang face application sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una rito ay kuhanan ng larawan sa pamamagitan ng cellular phone ang isang suspect na nahuli. Ipadala ang naturang litrato sa Viber Group ng Quezon City Police District Cyber Patroller Group. At pangatlo ay i-cross-match sa Unified System ang larawan at hintayin lamang na lumabas kung may warrant of arrest o kaya naman criminal record ang isang suspect. Ayon naman kay Quezon City Police District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ay malalaman din sa naturang hakbang kung gumagamit ng ibang pangalan o kaya naman mga peking ID ang nasabing individual kung sakasakali na ito nga ay matukoy na kabilang doon sa mga subject nila. At dito mga kabombo ay gagawin din ang ilan pang verifikasyon upang matiyak naman na angkop ang kilos at aksyon ng pambansang pulisya. Samantala, siguraduhin din ni Maranan na walang mangyayaring issue ng mistaken identity dahil ang nasabing mga application ay dagdag lamang sa kanilang paraan kontra naman sa krimen at mananaig pa rin ang mga pangunahing hakbang ng pambansang pulisya sa pag-verify ng mga impormasyon na kanilang nakakalap upang tama ang mga tao na kanilang dadamputin sakali man na mayroong mga record na hinahabol ukol naman sa mga partikular na krimen, mga kabombo, mga Kastar Nation. Dako na tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan. Yung mga hakbang ng National Irrigation Administration dyan sa bahagi ng Hilagang Luzon ay ating alamin sa pagkatuloy-tuloy pa rin itong mga nararanasang epekto ng El Niño phenomenon. May pag-ulat ang Bombo Radio, Tugigaraw. Sinisikap ng National Irrigation Administration sa Kalinggan na mapatubigan ang mga sakahan ng palay sa kanilang nasakupan sa lalawigan at dalawang bayan sa Isabela, ang Quezon at Malig. Sinabi ni Engineer Ferdinand Indamog, ang Acting Division Manager ng NIA Kalinga, na ito ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng tubig sa Chico River kung saan ito ay nasa below normal level na. Ayon sa kanya, nagpapatupad sila ngayon ng rotational na pagpapatubig kung saan ay napagkasunduan sa pulong ng tanggapan sa mga magsasaka na tatlong araw ang patubig bago ilipat sa ibang mga canals. Bukod pa dito, sinabi niya na nagbawas na rin sila ng tubig na dumadaloy sa dalawang lateral canal sa upstream sa Pinokpok at Tabuk Supply Canal 1 upang may dagdag na patubig na papunta sa mga kanal sa Quezon at Malig. Sinabi ni Indamog na 18% pa lamang ang nakapag-ani kasama ng terminal drainage habang nasa 40% ang nasa reproductive stage pa na mga palay na nangangahulugan na may 80% pa silang pinapatubigan. Umaasa siya sa May 15 ay makakapag-ani ang halos lahat ng mga magsasaka kasabay din ng pagputol na ng supply ng tubig sa May 1 hanggang June 30. Ngayon ay talagang bumaba na po, below normal na po. Kaya tayo nagtagano ng mga scheduling na gano'n yung rotational para wala pa rin maapektuhan. Kasi nung 2 weeks ago ay 24.4, parang bumaba po ng almost 6 cubic meters. Talagang kulang na po ngayon pero sana hindi masyadong bumaba, di manageable pa rin. Samantala, sinabi ni Indamog na nagsasagawa na sila ng pagpapaliwanag sa mga magsasaka kaugnay sa pilot testing ng pagpapatupad ng tatlong cropping. Ayon sa kanya, target nila ng isabay sa May 1 ang nasabing hakbang para sa 264 hectares na palayan sa Tabuk City, Bayan ng Rizal at sa Quezon, Isabela. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugagaraw, ako si Bombo Ruby Awoy Ibay, nag-uulat para sa Bombo Network News, para sa number one and most trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Isa namang tech firm ang naglatag ng mga posibleng gawin ng House of Representatives sa kaugnay dun sa sunod-sunod ng mga pag-atake sa kanilang website dyan sa Kamara. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Nanawagan ng Bitstop Incorporated sa House of Representatives kaugnay sa paglobo ng DDoS attack sa website ng Kamara. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Wilson Chua, Managing Director at Co-Founder ng Incorporated, sinabi nito na may solusyon sa problema ng Kongreso na napaulat kamakailan kung saan ay nakapagdala ng 53.72 milyong DDoS attack sa website ng Kamara. Aniya, malinaw kasi na gumagamit ng virtual private network
o VPN ang isang hacker na hindi ginagawa ng isang normal na user. Nauna nang binigyan din ni Chua na ang DDoS o ang Incorporated Distributed Denial of Service ay isang uri ng atake sa isang website na may negatibong plano o motibo, kung kaya't nanawagan ito kay House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na dapat ay suriin din nila ang mga naitatalang weblog sa kanilang datos. Mapapansin din kasi aniya na kadalasang ginagawa ng mga hackers sa website upang makapasok ay ang HTML method o ang options and connect na hindi naman kinakailangan sa isang website. Kung na nito ang solusyon lamang aniya ay ang pagblock ng HTML ng Kongreso upang hindi mapasukan ng anumang uri ng virus na gaya na lamang ng malware at phishing na karaniwang ginagamit ng mga hackers upang masira at kunin ang mga datos sa isang account o website. Mas maganda rin aniya na filter na ang mga nagkakaroon ng access sa website gaya na lamang nang kapag nakapagtala ng malicious user ay agad na padalhan ng email upang imbestigahan ito. In an average DDoS, marami rin magagaling China yung attack. Mm-hmm. So this time, walang galing China. Examine your weblogs. It is highly likely that the DDoS attack uses HTML methods like head, put, options, and connect. Ngayon, yung mga HTML method na yan are not needed in a normal website. Karamihan daw ng attack galing sa VPN. No? Yan yung mga IP addresses na ginagamit ng mga hackers. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang pagkaka-arresto naman sa dalawang akusado sa media killings sa Misamis Occidental, patunay raw sa maigting na kampanya ng pulisya sa naturang rehiyon. May pag-uulat dyan ng Bombo Radyo Cagayan de Oro. Patunay lang umano na hindi tinulugan bagkus ay patuloy na sinisikap ng gobyerno na mabigyang hustisya ang pagbaril patay sa radio broadcaster ng isang FM station na si Juan DJ Walker humalon sa loob ng kanyang bahay sa bayan ng Calamba, Misamis Occidental. Ito ang sinabi sa Bombo Radyo ni Police Regional Office 10 spokesperson Police Major Juan Galvez Navarro patungkol sa pagkaaresto na ng dalawa sa mga isinangkot na salarin sa Humalon killing na kinabilangan na magpinsan na sina Renanti Saha Bungkawil at Buboy Saragay Bungkawil, pawang nasa legal na edad at residente sa bayan ng Sapang Dalaga ng Lalawigan. Inihayag ni Navarro na bagamat malayo pa maibigay ang hustisya para sa naulilang pamilya ng biktima, subalit tiniyak naman umano ng Philippine National Police at Provincial Prosecutor's Office na murder case conviction ang kahihitan ng mga personalidad na nasa likod ng krimen. Magugutang patuloy pang tinitugis ng Special Investigation Task Group DJ Johnny Walker ang mismong bumaril patay kay Humalon na si Jolito Mangumpit alias Ricky upang kukumplito sa pagsara ng kaso na pag-alaman na halos 4 na milyong piso ang nakahandang ibibigay ng pamahalaan para sa ilang individual na nagsilbing informants upang matuntun ang nagtatago ng mga akusado matapos ang pagbaril kay Humalon na naka-Facebook live program pa noong pitsa 5 ng Nobyembre 2023. So, nagpapakita lang po yan, tinututukan talaga itong natin itong kaso na ito through the pag-form ng SITG, yung mga nag-witness talaga na sila yung nag-positively identify sa tatlong akusadong ito. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ucat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Samantala, yung babaeng naglabas umano ng masasakit na salita habang naka-live sa internet ay posibleng maharap sa ilang mga kaso, at alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Baguio. Posible umanong masampahan ng verbal abuse ang isang guro na nag-viral dahil sa mga masasamang salita na binitawan nito sa klase. Makikita kasi sa viral video na galit ang guro habang naka-live ito sa TikTok. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyong wala pa namang nararating sa buhay! Sa panayam ng Bombo Radyo kay Attorney Ronald Perez, presidente ng Regional Federation of Parent Teacher Association, sinabi nito kung ibabase lamang sa video ay may paglabag ang nasabing guro sa batas. Aniya, posibleng humarap ng administrative charges
ang babaeng nasa video kung mapapatunay ang isa itong guro sa pampublikong paralan at kung kasalukuyan nga itong nasa klase habang naka-live sa TikTok. Ipinaliwanag ni Attorney Perez na sa ilalim ng Child Protection Act ng Department of Education, pwedeng makasuhan ang sinumang individual na mga abuso sa loob ng paralan kung saan sa kaso ng babaeng nag-viral ay maaaring verbal abuse. Ayon pa kay Attorney Perez, naobserbahan na mas naging sensitibo ang mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon, kaya kailangan na maging maingat ang mga guro sa kanilang pakikitungo. Gayunpaman, aminado naman ang nasabing opisyal na may mga ilang guro ang mapang-abuso, kaya mahalagang magkaroon ng programa at training para sa mga ito upang maging epektibo ang kanilang pagtuturo. Kaugnay nito, pinalalahanan ni Attorney Perez ang magulang na disiplinahin nila ang kanilang mga anak dahil mas mahirap umano ang mga ito na turuan sa kasalukuyang panahon. The responsibility in bringing up the children and educating the children belongs to the parents. Secondary lang po ang mga eskwelahan tsaka yung departamento mismo. Kaya tayong mga magulang, we ensure that they have received the first education from our family. And we have to partner with the school authorities in really educating our children and uplifting the quality of education. Sa kasalukuyan ay biniberipika ng Department of Education ang viral video para malaman kung isa nga itong guro at para mabigyan ng kaukulang aksyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Tatlong katao patay habang dose-dose na naman ay iba pa ang sugatan matapos tumama ang tornado doon sa Ohio at Indiana sa Amerika. May pag-uulat dyan ng Star FM Rojas. Patay ang tatlong individual habang dose-dose ng iba pang sugatan matapos tamaan ng tornadoes o ipo-ipo ang ilang bahagi ng Kentucky, Indiana at Ohio sa Amerika. Ang tatlong naiulat na nasawi ay nagmula sa Ohio's Logan County na tinamaan ng tornado nitong nakalipas na gabi. Samantala, dose-dose ng iba pang napaulat na sugatan sa Indiana habang libu-libong kabahayan naman ang nawalan ng supply ng kuryente. Sa naging panayam ng Star FM Rojas, kay Bombo International News correspondent Marian Webster na isang nurse doon sa Amerika, nakalunos-lunos ang sinapit ng mga tinamaan ng tornadoes at nag-iwan ito ng matinding pagkawasak ng mga kabahayan. It is devastating and heartbreaking at the same time. The tornado left a massive destruction overnight here in the states of Ohio, Indiana, and Kentucky. It caused dozens of people injured, leaving them homeless, and authorities reported the number of casualties brought by this event. Sa ngayon, inaasahang tataas pa umanong bilang ng mga casualties dahil nagsimula ng magsagawa ng investigasyon ang mga otoridad para mabatid ang lawak ng pinsala sa nabanggit na mga lugar. Samantala, hirap ang mga responders at pulisya na mapuntahan ang ilang lugar, bunsod na rin sa mga natumbang power lines at mga debris sa kalsada. Kaugnay nito, nananatili namang nasa ilalim ng heightened threat ng tornadoes ang ilan pang lugar sa Amerika, kabilang ang Texas, Georgia at Alabama. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Jasty nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Alamin natin mga paghahanda ng Olympian boxer na si Nesty Petesio dahil nakapokus daw ito sa Paris Olympics sa kabila ng ilang mga pressure na kanyang nararanasan. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod. Nanatiling nakafocus lang sa goal si Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio sa kabila ng nararanasan itong pressure sa magiging performance sa Paris Olympics 2024. Sa kabila ng mga comments at suporta sa kanya na ipinupost sa social media, ay bibigyan nito ang kanyang makakaya matapos na sigurado na ang slot sa Paris Olympics 2024 sa qualification tournament na isinagawa sa Busto Arsizio, Italy. Matatandaan na nakaraang Tokyo Olympics 2020 ay nasungkit ni Petesio ang silver medal at ngayong taon naman ay target nito ang gold medal. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Olympian box Sir Nesty Petesio, mindset niya niyang ibigay ang kanyang lahat upang makapagbigay ng pride sa bansa. Kulong naman po siya kasi, syempre aside sa napipressure na ako sa kung alam-alam,
hindi ko siya masyado pinabogo. So nag-focus ako sa kung anong kaya kong i-handle, sa kung anong kaya kong hawakan it. Which is yun yung preparation ko kung ano yung gagawin ko sa training. So yun na, doon na lang ko. And syempre, pinagdadasal ko din yung lahat. Lahat ng ginagawa ko. Si Petitio ang pinakaunang Pinay boxer na nakapag-qualify ng dalawang beses sa Olympics. This is Nasty Alcadi Petitio and you are listening to 95.9 Star FM. It's all for you, Pasta Radio Bombo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar ay umabot sa 55 pesos and 58 centavos. Ang Hong Kong dollar naman may katumbas na 7 pesos and 10 centavos. At yung Singaporean dollar, ito naman mga kabombo, ay pumapalo ng 41 pesos 53 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay nasa 14 pesos 81 centavos. At ang Euro ay nasa 60 pesos pa rin and 49 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Para sa tuloy-tuloy ng mga balita at impormasyon, maaari po kayong tumutok sa ating mga himpilan, lalo na dyan sa mga taga-subaybay natin sa bahagi ng Mindanao. Nariyan ang Facebook Live ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jansan. Habang sa mga Ilonggo speaking naman, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabamba at Kristar Nation, narito pong Orasyo Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo.